We're good to call our special guest, the talented and very pretty, none other than Kira Ballinger, live na live dito sa News Toko yan. Hi! Hi! Good evening, everyone! Nandito na ako! You know, Miss Tess, natuto po talaga ako mag-Tagalog nung nag-workshop po ako sa Star Magic. Pero before that, hindi po talaga ako marunong. Kasi lumipat kami dito mga 2010. Eh, Diyos ko, meron po akong accent noon. Okay. British accent. Pero buti na lang po talaga nawala. So, natuto po ako sa workshop, tapos sa bahay. Sinabihan din si Mama na huwag daw po akong kausapin ng English para po matuto talaga. Saka nanonood po ako ng mga teleserye, nagbabasa po ako ng mga Tagalog na comics, ano pa ba, movies, tapos nakikinig po ako sa OPM, Tagalog po talaga. Sarili ko pong kagustuhan, I really... Ever since naman po, I've always wanted to see myself like on TV o kaya sa mga magazine. Gusto ko maging model, ganon. So, sobrang laking blessing po nung na-discover po ako at naipasok po ako sa Star Magic. Yun yung pinaka-start po ng career ko. May fun fact. Ay, trivia, ganon. Nasa mall lang po kami ni Mama and kumakain lang po kami ng ice cream. It's a normal day, bonding ng mag-ina. Tapos biglang nilapitan po kami ng isang taga-Star Magic po. She's Ate Abby. Yes, si Miss Abby. Oh my gosh, nakaka-miss pala itong si Miss Abby. So ayun, nung una, akala namin parang nagbebenta ng kung ano. Kasi meron ganung sa mall that day na biglang lalapit o baka gusto yung bumili ng ganun-ganun. So kami ni Mama, we were like, oh no, no, thank you. Ganun. Tapos sabi po niya, no, Mommy, I'm from Star Magic. Laking gulat po namin noon. Nung lockdown nitong pandemic, syempre marami pong time, lahat po ng tao nasa bahay. So, it came to a point where sobra akong na-bored na mag-scroll through IG, mag-social media. Sabi ko, you know what? Why don't I rekindle my love for this craft of mine that I was so used to do before? So, yun na, nag-start po ako. And I found it very therapeutic as well. Syempre po, pandemic, nag-iisip po tayo, nasa bahay po tayo. Pero habang nagpe-painting po ako, super... I feel calm. I feel happy po. Hello everybody. Good evening. This is Kira Ballinger here. And I just want to say thank you so much for watching me tonight. And I appreciate all of you and I love you all. British accent. Sobra po akong na-overwhelm pag naiisip ko na exclusively under ABS-CBN na po ako. Kasi naalala ko po, Miss Tess, when I was a bit younger, nung nagsistart pa lang po ako ng workshops, makikita ko po sa TV, binroadcast, yung mga veteran stars na pumipirma sa with ABS, with Star Magic and everything. So I wondered to myself, hala, aabot kaya ako doon? Would I ever make it that far? So ngayon na, nangyari na po talaga, grabe po, sobrang natutuwa po ako, sobrang blessed ko. And I'm so grateful for the trust ng ABS-CBN sa lahat ng bosses namin na through the years na yun, they trusted me and they gave me this opportunity. Actually, wala po talaga akong kaalam-alam na pupunta po siya doon. Kasi nasa lock-in pa po kami noon. Eh, ang alam ko po, Miss Tess, marami po siyang eksena that day. Parang ganun. So, hindi ko po talaga in-expect na bubunutin siya from taping para surpresahin ako. So, ayan, nakaka-happy. Pinaka-malaking difference po siguro na napansin ko.
Pinag ko matatawa ang mga to. Is sobrang lumaki na yung katawan niya. Oo, talagang iba na yung katawan niya. Oo. Kasi dati po sobrang ang payat-payat ni Gray, ang kulit-kulit niya. Ngayon, woo, macho na and everything. So nakakatuwa that he worked on himself like that. Pero acting-wise and everything, I'm actually just really happy na I got to know him more through this teleserye. Kasi po sa mga past work namin, I mean, siguro po hanggang acquaintance lang, hindi kami nag-uusap masyado. So ayun, pero ngayong magka-partner na kami, we really get to know each other. Tapos, syempre po, drama po ito. So, through acting, nakikita ko po talaga kung kaano siya ka-passionate sa ginagawa niya. And talagang pag meron kaming eksena, nararamdaman ko po talaga siya doon. And as an actress, I take that as a learning experience. Marami din po akong natututunan kay Gray. Si Gray, sobrang hilig po sa mga lumang films. Sobra po. As in, yung mga Marilyn Monroe level, si, ano ba tawag dito? Si James Dean. Oh, peg niya si James Dean. Nakikita ko po. Ganun. So, nakakatuwa. Kasi po, Miss Tess, talagang alam na alam niya lahat ng title, kung sino yung bida sa film na to. Oh, pati yung year na lumabas yung movie, alam niya rin po. Nakakatuwa. Nung unang lock-in po, sobra po ako nanibago. Kasi po, bawal po ang may plus one, bawal pong si mommy na kasama. So, lahat po talaga ng gamit ko, bit-bit ko, lahat ng damit ko na isusuot ko for that day. So, I can honestly say na natuto po talaga ako maging independent at maging alert sa mga gamit ko. And to also be disciplined with my time management. Kasi po, sa lock-in, we're very strict po sa time. We follow the 8 a.m. to 8 p.m. So, within those few hours, kailangan namin matapos mga 25 sequences. Pero alam niyo po, Miss Tess, mas bet ko po yung setup ngayon. Kasi mas marami pong natatapos. At since naka-lock-in po kami, hindi po kami bumibitaw sa character namin. Oh, Miss Tess, I'm looking forward to working with Gray again, if ever. That would be fun. And kung meron ba akong gustong role, siguro that would be Jezebel. Sobrang water baby po ako, Miss Tess. Oh my gosh. Ayun, Jezebel, saka gusto ko rin makaplay ng role na spy. So muna, pinaka-latest na cellphone model, is it sa'yo or sa akin? Sa'yo. Okay, next. Is it sa'yo or akin? More than 20 pairs of shoes. Akin. Alam nyo guys, okay lang na walang bagong cellphone. Basta may bagong sapatos, okay na okay po ako dyan. I get the best of both worlds po eh, Miss Tess. I mean, mahilig po ako sa heels. Pero mahilig din po ako sa rubber shoes. Yung pang rugged po talaga. Ito naman, more than 1,000 photos on camera. Akin! Oh my gosh! Nasa 14,000 po yung pictures ko sa phone. Nakakaloka. Yeah, next, sa'yo, akin. Meron ka bang more than 10 shades of lipstick? More than 10 shades of lipstick? Mm-mm. Akin. Mahilig din po ako sa makeup. Oh my gosh. Eto na. Exciting tong susunod. Sa'yo or akin, love life? Bye-bye. Charot lang. Bakit naman bye-bye? Joke lang. Yan yung tanong nila, sa'yo or akin ba daw si Gray? Akin. Oh my God!